Gusto niyang maging agent, kaso sobrang tanga ng gago. Kasi yung pinasukan niya pala, protective agent ng sindikato. Boss Russell, tangina, wag mo itong bibigyan ng PM. Tanginan to, kala niya ako ay mabibit. Okay lang, tangina, at least may kantang nag-hit. Palibasa, hindi pumutok yung lambanog, kaya nag-hit ka. Ayun mga kosa, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat dyan. Maaga akong gumising dahil may tatagayan tayo na private birthday party sa Cavite. At pagkatapos ko mang gumaya, kay sinundo na nila ako. Nakikita nyo ba yung nagdadrive? Yan si OG. OG roll on. Nagutom sila pero dito sila umorder sa Jollibee kasi nabalitaan daw nila na panis yung chicken sa McDo. Kaya pagkakuha ng order, rumekta na kami agad dahil malayo pa ang biyahe namin Kabanatuan papuntang Cavite. At nung nabusog, ayon tulog. Nueva Ecija pa rin kami dyan pero mukhang pagod na siya sa biyahe. Iba ka talaga, sleeping boy. Dito ako natakot, akala ko mababaleleeg niya. Pero sabi ng tropa, normal lang yan sa kanya dahil kamag-anak daw niya si Lastikman. Paano masabi? At pagdating nga namin ng Manila, naplatang kami ng gulong, buenas. Oh, hell no! Kaya ginising muna namin si sleeping boy. Parang alam niya eh, na kaya siya natulog ng mahaba dahil napaginipang niyang may gagawin siya pagagising niya. Ayan, pagulungin mo yan ang pagulungin para hindi ka tulog ng tulog. At ayun nga, okay na. Salamat sa mga tumulong. Napagod kami kaya putripan ulit. Saan pa ba? E di dito sa fast food ko. Ubos. At nandito na nga kami mga kosa sa venue. At yun nga, hinarang kami ni ma'am dahil kailangan daw pumirma kung sino bang may pinakamahabang tulog sa biyahe. Pumasok na nga kami sa loob at nakakita kami ng mga kulay green na dragon. At nakita din namin si birthday boy, si Boss Russell. At dahil mamaya pa start, kaya magpapahinga muna kami sa aming kwarto. Inuulit pa, sanay talaga sa Islaman yan mga kosa. Dahil isa yung legit na vocalist. Hello po. Hello ma'am. Welcome to my vlog. Paglabas namin, nandito din ang mga bouncer ng flip top. Ayan, nagpipicture sila. Dati akala ko kulay blue lang ang dagat. May kulay chocolate din pala. Gago! Yung maabot si ano po, Seta. Okay. Ready? And now ladies and gentlemen, let's welcome your host for tonight, Martin Nally and Rocky Derona. Hello! Food trip ulit mga kosa. At kasama na natin dito si Bayaw Jonas. Yeah, yeah! Panahonan ng food trip! Mana! Ganap na ganap niya yung buhay ni Boss Russell. NBI! One day prep lang yan, partida. Itong si Duleng ang patunay na si Boss may tira kasi yung pagpipinance niya parang matalo. Doble yung kita. Gusto agad maging agent na inganyo. Pangarap na daw niya maging agent na milyonaryo. Gusto niyang maging agent kaso sobrang taka ng gago kasi yung pinasukan niya pala protective agent ng sindikato. Boss Russell, tangina, wag mo itong bibigyan ng PM. Bigla mo akong tinira. Yung usapan, wala sa ayos. Tanginan to, kala niya ako ay mabibit. Okay lang, tangina, at least may kantang nag-hit. Palibasa, hindi pumutok yung lambanog, kaya nag-hit ka. Lambanog. Bakit? Anong pinagmamalaki mo sa akin? Sinasabihan mo ako na ako doble kita? Sino kaya mukhang pera? May dalang langgunisa. Nagulat lang ako, nagbattle silang dalawa. Pero ito ang pinakamasaya, nagpaagaw ng pera. Ang
Daming pinaagaw at nasa harap ko nga si Boss Toyo at si Boss Neil. Hindi na kami nakiagaw ni Jonas dahil sa lit namin baka madapurak pa kami. At yun, tapos na nga ang party. Pero nakita ko tong puno na to. Ano kayang puno to mga kosa? Tignan nyo kasi, parang ang sarap ng bunga. Pabalik na kami ng kabanatuan. Kaso may masamang nangyari. Naplatan na naman kami. Sino kaya ang may balat sa puwet? Wasak yung gulong mga kosa dahil ni running plat na namin. Kasi nandito kami sa NLEX. Mabuti na lang mabilis rumespondi sila sir. At dumating na nga din yung isang rescue natin. Kaso si Sleeping Boy umislip na naman. Nadidinig nyo may tumatawa kasi nandito sila. Sige, Sleeping Boy, tulog pa. Ang dami na nila, tulog ka pa rin. Ano naman, pangalawang beses na. Buti na lang may mga ubuting loob dito sa NLEX. Yeah, natumulong sa amin mga tropa. Pero kung hindi, baka umagahin na kami dito. At dahil wala nang ibang solusyon, kaya isinakay na lang namin yung sasakyan namin sa tow. Salamat kila sir at kila ma'am na rumispondi agad. Thank you po. At ayan, inabutan na nga kami ng sikat ng araw sa daan. Nakakapagod pero masaya at sulit ang biyahe. Salamat sa mga nakasama ko at dyan na kayo, matutulog muna ako.